Matapos maiproklama bilang mga senador, ikinakasan na raw ni na Senators-elect Gringo Onasan, Antonio Trillanes IV, Cintia Villar at Nancy Binay ang mga batas na nais nilang isulong para sa ikauunlad ng bansa. Ang mainit na balita, hatid ni Jamie Santos. Kung mga natanggap na batikos ang pagbabatayan, tila si Senator-elect Nancy Binay na ang maituturing na pinakakontrobersyal na kumandidatong senador ngayong 2013. Sa panayam sa kanya ng programang Kape at Balita kanina, hindi na raw niya ikinagulat ito, pero aminado siyang apektado pa rin siya. Kasama sa pagtakbo yan eh. Noong una, akala ko iba na yung uri ng pangangampan niya ngayong 2013, pero parang hindi pa din. So, I expect na magkakaroon ako ng ganyang batikos. Siyempre, nasasaktan din ho ako, diba? Pero I think, alam niyo kasi, kung galing ho kayo sa local politics, ganun ho kami. Every election time, lahat ng batikos binapato sa pamilya ko. Bago pa man nagdesisyong tumakbo, hinanda na raw niya ang kanyang sarili sa mga posibleng niyang pagdaanan. Noong in-offer ho sa akin ni Congressman Toby Chanko kung gusto kong tumakbo, unang-una ho, kinausap ko ho yung pamilya ko kasi pag pinalad ho tayo, maiiba yung mundo na kalalakihan ng aking mga anak, di ba? Tapos, tinanong ko din yung sarili ko kung kakayanin ko ba. Lahat ho yun, napag-isipan ko na kakayanin ko ho yun. Mensahe naman niya sa kanyang mga kritiko. Sa aking mga kritiko ho, sana magsama-sama na lang ho tayo. Pare-pareho lang naman ho tayo ng adhikain na matulungan ang ating mga kababayan. Ngayong naiproklama ng senador, makakaasa raw ang taong bayan sa mga ipinangako niyang isusulong sa Senado. Magko-concentrate ho ako dun sa mga bills na patukoy ho dun sa children's welfare. Katulad ni Binay, makakaasa rin daw ang publiko kina Senator-elect Cintia Villar at Antonio Trillanes IV sa serbisyong para sa ikauunlad ng ating bayan. Lahat ng ating mga bayan sa Pilipinas, ang pangarap ko ay matayuan ko sila lahat ng livelihood. Pinagpapatuloy pa rin natin yung ating mga advocacies, tapos magbabantay pa rin tayo doon sa mga tiwali sa gobyerno. Sa isyu naman ng liderato sa Senado, isusulong daw ni Trillanes ang pagkakaroon ng bagong pinuno. Kailangan ng palitan ang liderato ng Senado, yan naman ang una natin sinasabi at gagawin po natin yan. And we expect na the next president, Senate president will come from the administration. Sa panayam naman kay Senator-elect Gringo Onasan, isa sa kanyang maisusulong ang pagsasabata sa Freedom of Information Bill. May pag-asa po ba talagang mapasa na sa susunod na Kongreso yung Freedom of Information Bill? Alam mo Marisa, never say die tayo. Pipilitin natin, susubukan natin. Mensahe naman niya sa lahat ng sumuporta sa kanya nitong eleksyon. Sa aking pong mga minamahal na kababayan, lalong-lalo na yung 13 milyon mahigit na nagtiwala sa atin, hahanapin ko po kayo. Hahanapin ko po yung 50% ng ating populasyon na patuloy na naghihirap. Yung mga barangay officials natin, magsasaka, mangingisda, teacher, sundalo, pulis, para mayakap ko kayo at mapasalamatan. Jamie Santos, GMA News.